ang nakaraan. Sawi, bigo, na elbow, nasaktan. Ouch! Like Papi, like Popsy. Dali, ba't hindi niya kasama si Mama? Lumayas! Pwede ba na mag-staybone ako dito ng ilang araw? Dinaan na lang ni Juan sa alak ang problema. Ang mag-uuwi tuloy sa kanya, si Agatha! Suyo, effort ng mga guilty. Magbabakasyon lang ako rito ng mga ilang araw. Ilang araw? Baka naman habang nandito ka, wala kang gawin kung hindi talakan at bantayan lahat ng kilos ng anak ko. Psst! Isay, ano ka ba? Totoo naman eh. Baka mamaya ho, habang nandito kayo, wala kayong gawin. Kung hindi pagsabihan ng anak ko maya't maya kung paano talaga ang dapat na pagsasama ng mag-asawa. Ay! Ala! Anong ginawa mo? Walang ginagawa. Walang ginagawa? Wala. Kararating pa lang natin dito. Tumalaka ng tumalaki. Umariba ka ng mga maanghang na salita. Walang ginagawa. Eh, tingnan mo tuloy. Hindi ko naman. Ay, naku. Wala. Balay. Wala na akong karapatan na manduhan si Happy. Kung paano ang pagsasama nilang mag-asawa. Wala na akong kredibilidad. Kasi, nagkalamat na rin ang pagsasama namin ni Kaloy. Hiwalay na kami ng asawa ko. Ay, Balae. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na may pinagdadaanan ka. Kung alam ko naman, siyempre, ipepreno din naman ang bibig ko kahit papano, hindi ba? Hindi ko naman alam. Malay. Tahan na ho. Talaga, ba't umiiyak si Mamo? Yun na nga eh. Asan ba kasi ang asawa mo, si Juan? Alam mo, anak, dapat nandito siya para inaalagaan niya yung lola niya. Lakit sila nila Kyle at Glenn, eh. Mamaya pa uuwi yun. Sinungita ka ba ng Agatha na yon? Hindi po, Momsi. Wala po nang away sa akin. Dadapa lang po kasi ako habang naglalaro. Saan? Pakita nga. Hindi po, Momsi. Okay lang po ako. Akin na lang po ako sa kwarto ko. Kayo ng tsa. Mag-tsa muna ho kayo. Salamat, Balae. Hindi lang dito sa tsa, kundi yung ginawa mo pakikinig sa mga pinagdadaanan ko ngayon. Okay lang yun, Mamo. Ganun naman ho tayo talaga, di ba? Tayo mga totoong asawa. Pag may naglolo kong mga lalaki, magkakampi ho tayong mga babae laban dun sa mga malalande na gustong umagaw sa mga asawa natin. Ewan ko ba, Balae, bakit sila nang aagaw? Bakit hindi na lang sila
maganap ng mga binata. At sa kaso naman ng asawa ko, si Kaloy, bakit hindi na lang sila pumili ng mga bata? Eh, ano bang mapapala nila kay Kaloy? Eh, ang tanda-tanda na nun. Oo nga. Eh, pero huwag niyo na akong i-stress ang sarili niyo, Mamu. Eh, ganun lang po talaga siguro. Eh, ang mga lalaki ho kasi, di ba? Para silang sibuyas. Lagi nila tayong pinaiiyak ng mga babae. Sibuyas? Eh, ang palaya na nga ang balat ng asawa ko eh. Ano bang mapapala nila? Ay, wala na uugutog. Oh, paano anak, mauuna na ako ha? At yung tatay mo nag-iintay na sa labas. Oh, sige, nay. Goodbye ka na sa lola mo. Halika na. Good night po, lola. Good night na Mom, ako. Momsi, akyat na din po ako sa taas. Ah, sige anak, sunod na lang ako ha. Oh, eh, bakit parang ang tamlay ni Kat Kat? Ayun ko nga eh. Kanina tinanong ko sa kanya kung anong problema ang sabi niya. Nadapa daw siya. Tinignan ko naman yung tuhod niya. Walang sugat. Eh, baka napagod lang yun sa paglalaro sa labas. Okay na yun. Ah, Nay. Kamusta nga pala si Mamo? Eh, ayun. Eh, nagpapahinga na rin yun. Tapos, okay na yun. Salamat, Nay, ha. Kinamusta mo siya. Eh, naaawa din ako sa kanya. Minsan, hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Eh, pareho naman kaming biktima ng mga pabaero naming asawa. Alam mo, Happy, anak, minsan, ang taong problemado, hindi laging solusyon ang kailangan. Kung hindi, isang karamay. Yung makikinig sa kanya. Gulat nga ako sa inyo eh. Parang bating-bati na kayo. Nakakapanibago na eh. Kasi hindi kayo nagbabangay, hindi kayo nag-aaway at nagtatalayan. Eh, alam mo, anak, nung narinig ko din na yun ang pinagdadaanan ni Mamo, eh, doon ko naramdaman na pareho lang pala kaming asawa. Na hindi kami dapat nagbabangayan o nag-aaway. Dahil pareho lang din kami ng gusto. Eh, mabuti pala ng babae si Papi, kundi hindi kayo magkakasundo ni Mamo. Ala, ikaw talaga. Baka mamaya marinig ka nun. Magtatalok na naman sa iyo. O, sige na anak, mauna na kami. Salamat ulit, Naya. Oo. Ingat kayo pa uwi. Si Kat-Kat, ha? Opo, opo. Ako na po bahala. Sige, Naya, kayo na po bahala. Oo, salamat. Ha? Kain na po. Oh, Mamu. Bakit hindi kayo kumakain? Hindi nyo nagustuhan po yung niluto ko? Iha, huwag mo akong alalahanin, ha? Medyo masama lang ang aking panglasa. Kat-Kat, anak. Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hmm? Masakit pa rin ba yung pagkatapa mo? Oh, bakit wala kang gana? Morning, everyone. Morning, Mamu. Hi, anak. Happy. Hindi na akong tatagal. Awanin na rin ako. Ah? Hindi ka rin kakain. Eh, hindi ka rin kakain. But sino bang ayaw kumain? Eh, si Mamu, walang panlasa. Si Kat-Kat, walang gana. Tapos ikaw aalis. Eh, sayo naman yung pagkain ng niluto ko. Teka, ha? Bakit ba ayaw kumain ng anak ko? Hmm? Paano ka tatanggad niyan? O sige, ganito na lang. Pag kumain ka ngayon, meron akong pasalubong sa'yo mamayang gabi. Deal? Happy, kailangan ko na umalis at makaka-meeting ko sa kliyente. Sige,
Okay na sa daddy. Be a good girl, ha? Kayo din po, be a good boy. Sige, nana ko. Mamu. Anak, bakit ayaw mo kumain, ha? May gusto ka bang sabihin kay Mamsi? Alam ko na. Magtitimplahan kita ng juice. Hmm? Gusto mo yun? Balik ako, ah. Kat-kat, bakit parang malungkot ka, ha? Dati-dati, hindi ka nauubusan ng kwento sa lola. Napansin ko kanina sa kainan, hindi ka kumikibo, hindi ka kumakain. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Wala po, Mamu. Ikaw naman. Sige na, sabihin mo na kung ano yung problema. Promise. Hindi ako magagalit. Promise okay? Po? Promise talaga. Mamu, nakita ko po kagabi si Popsi. Kinikis niya po si Miss Sungit. Bakit po ginawa ni Popsi yun? Diba po, dapat si Mamsi lang po kinikis niya? Hindi ba sa magkakaibigan natural lang yung nagkikis? Para bang, hello, hello, ganun lang. Kahit po sa lips? Kat-kat? Alam mo, si Mamsi at saka si Popsi, meron silang pinagdadaanan ngayon na konting problema. Napakahirap para sa akin na ipaliwanag sa'yo, Apo, dahil masyado ka pang bata. At saka ko na lang ipaliwanag sa'yo pag medyo malaki-laki ka na para maintindihan mo. Okay? Bakit po? Kasi nga, ang hirap ipaliwanag, Apo. Nabanggit mo na ba ito kay Mamsi at saka kay Popsi? Itong sinabi mo sa akin ngayon? Hindi pa po. Secret lang po natin to, Mamu. Hindi ko po masabi kay Mamsi ang nakita ko kasi po baka umiyak siya. Ayoko po siya maging sad. Gusto ko po lagi siyang masaya. Secret lang po natin to. Promise po, huwag niya pong sasabihin, ha? Promise. Promise na promise ko talaga. Hindi ko mamanggitin sa kanila. Okay? Minsan, kayang magtimpi ng isang ina kahit siya na ang natatapakan. Pero ibang usapan na kapag anak na ang nahihirapan at nasasaktan. Natapos mo na ba yung presentation mo? Baka kasi bigla magtawag ng meeting yung client natin. Ako, sorry, hindi ko pa nagagawa dahil di pa makakonsentrate eh. Why? Is there something wrong? I can blow your problems away. Sorry, Agatha. Medyo bothered lang ako sa kinikilos ni Kat-Kat lately. First time ko rin kasing nakitang ganun yung bata sa akin eh. Eh, hindi naman ganun talaga yun. Madalas pag dumadating ako, lagi yun excited, masaya. Pero ngayon parang wala siyang ganang kausapin ako eh. Ano ka ba? Nagta-tantrums lang yun, kaya wag mong pansinin. Ganun lang talaga ang mga bata. Alam mo ba kung sinong hindi okay mag-tantrums? Sino? Ako. Kaya dapat, make me happy.
dapat pasayahin mo ako. Hmm? Okay? Wala talaga kayong pinipiling lugar, ano? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba tinuro sa'yo nung bata ka na dapat kumatok muna? Nakaka-istorbo ka, oh. Alam nyo, para kayong mga aso, kung saan yung isipin gawin, doon yung gagawin, kaya nakakita kayo ng ibang tao. Huwag mong itulad sa'yo ang ibang tao, Hati. People here value our privacy. At wala namang ibang nakakita sa amin, maliban sa'yo. Anong wala? Akala nyo lang wala, pero meron! Meron nakakita sa inyo kagabi! Ano-anong ibig mong sabihin? Sino? Si Kat Kat! Nakita kayo kagabi! Alam niya na yung tungkol sa atene niyong dalawa! Sabi ko na eh, kaya siya called sa akin niya kagabi. Dapat hindi lang ako pumasok para suyuin siya. Ano ka ba? Tumigil ka nga, Juan. Kasalanan ni Happy kung bakit nalaman ni Kat Kat. Ikaw naman kasi, Happy. Kung hindi ka pabayang ina, hindi magliliwaliw sa bahay ng ibang tao ang anak mo. Sa akong sinisisi mo yun. Alam nga namang ako. Alam mo ba, Happy, si Juan ang humalik sa akin kagabi. Kaya wala akong kasalanan. Palibhasa, mana sa'yo ang anak mo. Namimihasa na pasok na lang ng pasok. So ngayon kasalanan ni Kat Kat. Happy ba, di ba? Tama na. Tama na? Juan, ikaw ang tama na. Wala naman akong pakialam. Alam mo, gawin niyo kung ano mong milagro gusto niyong gawin, pero sigurado niyo doon kayo sa malayo at walang makakita, lalo na si Kat Kat. Happy! Happy! Grabe ang pagkagarapal. Hindi man lang nag-ingat. Eh, alam naman nilang katabing bahay lang nakatira si Kat Kat. Sobra! Bala eh, ako nang humihingi ng paumanhin para sa apo ko. Hindi ko kukonsintihin si Juan sa kapabayaan niyang ito. Alam mo, Balay, nasa hustong gulang na yung ako mo. Kaya hindi mo na siya cargo. At ito naman si Juan, dapat naman kasi responsable siya dun sa mga kasalanan niya. Hayaan ninyo, pagdating na pagdating niya, pagsasabihan ko siya. Ayaw ko kasi siyang matulad sa lolo niya. Na tatanda na wala walang pinagkatandaan. Ayaw ko ng ganun. Kasalanan natin to eh. Dapat nag-iingat tayo, hindi tayo dapat nakikita ni Kat Kat sa ganung klaseng sitwasyon. Can we please move forward? Nangyari na eh, wala na tayong magagawa doon. And besides, malalaman din naman niya ang totoo. And maybe this is the right time para malaman niya na nagpapanggap lang kayo na mag-asawa ni Happy. Ay. May tao yata. Oh, eh, tignan mo kung sino. Sabi ko nga, titingnan ko nga. Dali lang po. Hayaan mo yun. Oh, sino daw? Ha? Ano? Ay! Hello! Magandang, matandang, walang pinagkatandaan. Oh! Magandang araw sa inyo. Flowers for you, mami. Ano maganda sa araw? Actually, anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Actually, mas maganda ka pa sa araw. My love ko, maming. Tama na yan. Patutsada mo na yan. Kung umepekto yan sa mga babae mo, hindi sa akin. Tatlo lang naman kayong babae sa buhay ko, ah. Oh, nakita niyo na? Inamin niya, tatlo kaming babae sa buhay niya. Grabe. Oh, siyempre, tatlo. Ang nanay ko. Si Socorro, anak natin. At ikaw, my love. Ikaw ang pangatlo. Tatlo kayong sa buhay ko. Mahal na mahal ko. Che! Mga kong bula-bulahin.
mabuti pa siguro, iakyat mo na si Balay. Mamayari pa ito. Alina ho kayo, akyat muna tayo. Ha? Doon muna tayo magpalipas ng ano. Palamig po muna, palamig. Mami! My love! Maming, my dear! Are you out of your mind? Gusto mo pong mabigla yung bata? Hindi niya pwedeng malaman yun. Sa kahit paanong paraan malaman ni Katkat ang totoo, whether now, or tomorrow, or next month, pareho lang ang mararamdaman niya. So bakit kailangan yung patagalin? Hindi, hindi. There must be a better way. Well, kung hindi niyo kayang sabihin ni Hat, ako na lang mismo ang magsasabi kay Katkat. No, no. No, Agatha. Hindi ikaw ang magsasabi sa kanya. Dream ito ni Katkat. At ayokong sirain yun. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Huwag mo na rin lokohin si Katkat. Wala eh. Alam mo, sa palagay ko, mukhang hindi pa handang makipag-ayos sa'yo si Mama. Kaya ang dapat mo sigurong gawin, bigay mo na lang muna sa kanya yung palaging hinahanap ng isang babae. Sex? Anong sex? Hindi! Palaging hinahanap ng babae kapag nagkakatampuhan, space. Diba? Bigyan mo muna ng space. Itong mga babae, parang adobo. Hindi kompleto kapag walang toyo. Ano ba ang gagawin ko, Balae? Ginagawa ko ng lahat ang magagawa ko. Siguro, Balae, kailangan ibahin mo naman yung diskarte mo, di ba? Anong gagawin ko? Ano ba yung palagi mong ginagawa? Aba, kasi yung ibang babae, pag inabutan ko lang ng 1,000, mabait na sa akin. Hindi ganun. Iba naman yan si Mamu eh. Pambihira ka naman, oh. Alam mo, kaya ka nasasapok, Balae. Bakit hindi mo siya bigyan ng isang bagay na magpapaalala sa kanya nung pagmamahalan ninyo? Yun, di ba? Bigyan mo siya ng isang bagay na espesyal. Di ba? Espesyal? Espesyal! Alam mo na. Good night, Momsi! Good night! Hi, Katkat! Uy, tingnan mo, oh. May binili ako mga bagong storybooks para sa'yo. Tingnan mo, diba? Sabi mo, ito yung paborito mo. Diba? Pero, bago tayo magsimula, may sasabihin lang muna ako sa'yo. Gusto ko lang humingi ng sorry kasi mali talaga yung ginawa ni Popsy. Okay. Popsy, mahal mo po ba si Momsi? Oo naman. Eh bakit mo po kinisimisungit? Anak, ganito kasi yun. Kami kasi ng Momsi mo, meron kaming pinagdadaanan. Hindi ko naman maipaliwanag sa'yo kasi bata ka pa. Hindi mo rin naman maiintindihan. Yan din po ang sabi sa akin ni Mabu. Pero sana po, lahat po ng problema niyo ni Momsi maayos. Para bumalik na po kayo sa dati. Para maging happy family na po tayo ulit. Okay po ba yun, Popsy? Tulog ka na, anak, ha? Good night, Momsi! Good night, Popsy! Good night, anak.
makauo si Juan dahil alam niyang hindi niya ito matutupad. Ang bata pa naman ang pinakamahirap pangakuan dahil kahit kailan, hindi nila yon malilimutan. Parang bulutong, nag-iiwan ng marka kapag nasabi mo na. Abangan! Mahirap yatang magkabati ulit ang Huwapi! Kaya gagawa ng paraan sina Maming at Katkat. Tignan natin kung di pa kayo magkabati ngayon. Happy, gusto ko ulit maging knight in shining armor mo. Ano si Akita? Iniwan ko na siya. Dalawa na lang kayong babae sa buhay ko. Dalawa? Kayong dalawa na lang ni Katkat. Sa lahat ako'y kasama.